Oh, komportable ka na sa jowa mo? Dito tayo ngayon sa pag-usapan natin tungkol sa jowa mo. Kung nagbago ba o may mali ba sa kanya, mga bro, mga kanigro. Kaya mga kanigro, huwag niyong komportablehin agad. Or pagmasdan niyo muna yung mga jowa niyo kung komportable ka na ba sa mga bagay or yung mga gawain niya or yung mga kilos niya, mga kanigro. Dapat mo munang intindihin yun. Bago mo sabihin na ito, komportable na ako dito kasi lahat ng gusto ko ginagawa niya o yung utos ko ginagawa niya. Diba mga kapro? Huwag ganyan mga kanigro. Ang una nating gagawin mga kanigro, step by step natin gawin para malaman natin o masusundan natin yung mga kilos ng mga jowa natin kung may mali ba sa kanya mga kanigro. Isipin mo lahat mga kanigro, yung magjowa mga kanigro, hindi sila nagiging sila ng habang buhay. Hindi sila habang buhay na nagsasama mga kanigro. Kasi may mali talaga sa isa niya mga kanigro. Walang relasyon na perfecto. Pero hindi lahat mga kanigro ay naghihiwalay or wala silang forever. Kaya mga kanigro, no? Una nating alamin mga kanigro, first tip na gagawin natin para malaman natin kung komportable ka na ba sa jowa mo or komportable ka na sa kanya sa lahat ng bagay. No mga kanigro, hindi yan dapat ang unahin mo mga kanigro. Ito ang unahin natin mga kanigro, ano? Kunwari ano mga kanigro, kunwari lang ha. Kunwari, pag inutusan mo yung jowa mo, oo, syempre susunod agad yan. Pero hindi ka agad maniniwala or huwag mo isipin na komportable ka na sa kanya. No? Huwag mo dapat isipin yun. Siyempre, kahit sino naman sa magjowa ninyo, kung uutusan ka, kunwari ikaw uutusan ka, di ba? Siyempre gagawin mo ba? Ganun mo siya kamahal. Oo, ganun mo siya kamahal. Pero hindi lahat yan ha. Hindi lahat. Hindi natin lahat yung mga kanigro. Ito yung first tip na ituturo ko sa inyo para malaman natin na may mali or may kalandian man or may iba yung jowa mo mga kanigro bago ka maging komportable sa kanya. Kaya ito ha. Ang unang tip natin mga kanigro, step natin ha. Ang unang step. Diba siyempre, bago kayo nag-jowa niya, nag-chat-chat mo na kayo, diba? Tapos yung bago pa lang kayo, pinapahiram niya yung cellphone mo, pinapahiram niya. Pagkatapos mga ilang buwan or ilang years yung dumaan, pero kayo pa rin. Tapos may napapansin ka. Oo, siyempre pag inutusan mo siya, susunod yun. Pero pag once na may kailangan ka lang sa cellphone niya, tapos biglang ayaw niyang ipahiram agad, parang may gusto siyang burahin na. Kunwari, pagkukunin mo yung cellphone niya, agad-agad niyang pindot siya, nag-agad ng pindot. Kung meron man siyang pinura or pinalitan niya ng password, di ba mga kanigro? Yan yung first tip natin mga kanigro. Diyan natin malalaman kung may something yung jowa natin para masira yung relasyon mga kanigro, di ba? Yun yung first tip natin. Kunwari ka, sabihin mo, babe, pahiram nga ng cellphone mo, tapos bigla siyang matataranta, parang pinapalitan niya agad yung o di kaya binubura niya yung mga message or ano ba yun, di ba mga kanigro? Yan yung una natin na alam yung mga kanigro. Diyan natin malalaman. Tapos yung second tip natin mga kanigro. Second step natin mga kanigro. Kunwari, siyempre, kala naman ng mag-jowa, nag-live-in, di ba? Hindi pa nga kasalibin na, oo, kailangan. Meron talagang ganyan mga kanigro. Siyempre, papunta na rin sila dun sa kasal mga kanigro. Ano? Plano na rin yan, plano na. Kaya ang gagawin mo mga kanigro, pagmamasdan mo rin ito, araw-araw, gabi-gabi, minuto, umaalis yung jowa mo sa bahay ninyo. Dun mo rin mapapansin na may chatmate, diba mga kanigro? Diyan din natin makikita na araw-araw umaalis, tapos walang oras na hindi humahawak ng cellphone. Walang oras na hindi humahawak ng cellphone. Ano? Pag sa tuwing kakain, parang ayaw niyang bitawan yung cellphone niya. Parang may hinahantay siyang message. Diba? May hinahantay siyang message, diba? Mga kanigro. Yun yung pangalawang tips natin. Araw-araw, oras-oras, minuto, umakalis sa bahay ninyo. Tapos umuwi siya, anong oras na, madaling araw, or
kan ng orasan ng gabi, alas 12, ganyan, di ba mga kanito? Yan yung second step natin na alamin mga kanito. Yan yung dapat na gawin natin. Kaya, puntahan natin yung step. Dito tayo makakaintindi kung bakit ganito yung mga bayan. Third step natin mga kanito, syempre lahat naman tayo na mag-jowa, ang mag-dating partner, magkatabi, matutulog, di ba? Abuse naman, di ba mga kanito? Kaya, tatlong araw o tatlong beses mo gawin yan bago matulog mga kanigo. Tingnan mo yung cellphone, kunwari, ngayong gabi, tapos matutulog na rin. Siyempre, parang gusto mo talaga pagmasda na may ginagawang kalokohan ng jowa mo. Unang gabi, titingnan mo yung cellphone niya, naka-change password. Pag-open mo, naka-change password, hindi na yung dati na password niya. Tapos second days mga kanigo, kung ganun pa rin, di pa rin ma-open yung cellphone niya, yun, may hinala ka na mga kanigo, parang may makukuha kang rason, di ba? Pangatlo na naman mga kanigo, pag open mo na naman sa cellphone niya, pero wrong password ka, dun, booking na yun. Wala siyang masasabi kasi 3 days mo yung ginawa yun, pero hindi mo na-open mga kanigo. Kaya yun yung first tip natin mga kanigo. Punta tayo sa 4 tip natin mga kanegro, diba? 4 tips natin mga kanegro. 4 tips natin mga kanegro, ito yung pinakamasakit na mangyari talaga kung nagloko yung jowa. Hindi na siya kagaya nung dati na kung ano yung gusto nyo gawin ay magagawa nyo. Gusto nyo gumalak, makakagaya kayo. Gusto nyo kung ano yung gusto nyo gawin, magagawa ninyo, diba mga kanegro? Ito yung pinakamasakit kung malala na sitwasyon ninyo mga kanegro. Hindi na siya kagaya ng dati na sobrang sweet, mapagmahal, or lagi ka pinaalala. Ngayon mga kanigro, parang iba na yung attitude niya na pinapakita sa inyo, diba? Alam ko na meron sa iba ninyo na naranasan nyo na yan. Kunwari, pag niyaya mo siya lumabas na, pasyal tayo bukas, sabihin niya, ayoko, pagod ako, wala akong gana, diba? Gana, pagunda ko, may busy ako bukas, dami niyang rason mga kanegro, daming rason. Pero, mapapansin mo rin doon, na kung niyayaya mo siya, ay ayaw niya. Tapos gusto niya, gumala siya lang mag-isa, na ayaw kang isama. Yun yung masakit sa punto mga kanegro lang. Gusto niya, umalis siya na hindi ka kasama. Doon mo na makikita na pinakamasakit talaga na mararamdaman mo sa jowa mo. Unti-unti nang nagbabago, parang paligid na nagpaligid yung mundo.